Nasa puso kami ng kagubatan, sa bulubundukin ng Sierra Madre, sa lalawigan ng Quezon. Masukal at mapanganib ang daan. Sakto. Pero kailangan itong suungin upang marating ang pinaka-iingatang bangko ng mga katutubo. Ingat kayo dito, ah. Isang pambihirang impukan ng yaman na nanganganib ng maglaho rito. Yun, nakikita ko na. Konti na lang. Magsisimula ang aking paglalakbay sa Barangay Daraitan, bayan ng Tanay, Rizal. Gabay ko si Tatay Puling, isang katutubong dumagat at leader sa komunidad. Pakay namin ang isang puno na matatagpuan lamang sa masukal na bahagi ng kagubatan, ang Almasiga. Ang konkretong mga bahay at kalsada unti-unting napapalitan ng mga luntian. At ng masiglang daloy ng tubig sa ilog. Sabak tayo ngayon sa buong araw na lakaran. Aabutin daw ng mga 6 na oras. Magsisimula dito sa bayan ng Tanay sa Rizal at mamaya tatawid na sa General Nacar sa Quezon. Doon lang daw kasi makikita itong puno ng almasiga. Kaya kailangan tayong magbanat ng buto ng konti. Ito po ay bahagi ng ancestral domain ng mga katutubo. Oh, sir. Tagkabila. Oo. Kayo po ba dito na kayo lumaki sa area na ito? Dito rin ako pinanganak sa Barangay Daraitan. Kung kayo po ang maglalakad dito, gaano kabilis yung kukunin to? Baka nga ho, hirap. Hirap pa yung makatatlo. 3 oras lang. Dahil kasama mo ako, naging 6 na oras. Baka nga lumpos pa eh. Okay. Malusog man sa paningin, hindi pa rin nanunumbalik ang dating sigla ng mga gubat na ito. Dati kasing nagkaroon ng malawakang logging operation sa lugar, partikular noong dekada 60 at 70. Isa ito sa mga dahilan kung bakit unti-unting naubos ang ilang mahahalagang puno, gaya ng almasiga. 2 beses kada buwan, umaakyat ng bundok si Tatay Puling upang puntahan ang mga puno. So kanina pa tumigil ng ulan at hindi naman tumutok yung araw kaya kahit papano hindi naman masyado mainit. Mga 5 oras na tayo naglalakad, give or take. Tapos sabi ni Tatay Puling, mga 1 oras pa bago makarating dun sa community. Thank you.
Matapos ang 6 na oras, nakarating kami sa sitio Makidata. Isang maliit na pamayanan ng mga katutubo. Dito muna kami magpapahinga ni Tatay Puling bago ipagpatuloy ang aming paglalakbay kinabukasan. Ano nga ba ang katangi-tangi sa punong pakay namin dito? Ang Almasiga o Agathis filipinensis ay isang uri ng tropical conifer tree na endemic o matatagpuan lamang sa Pilipinas. Dati itong kalat sa buong bansa, pero nanganganib o vulnerable species na ito. Ngayon, karamihan sa mga puno, matatagpuan na lang daw sa Palawan at Mindanao. Dahil sa mataas na kalidad ng kahoy nito, itinuturing ang Almasiga na premium timber species ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Pero higit sa kahoy ng puno, mas pinapahalagahan ang dagta o resin nito. Ginagamit kasi yan sa paggawa ng barnis, pintura, sabon, floor wax, shoe polish at iba pang produkto. Panahon pa lamang ng mga Kastila, ine-export na sa ibang bansa ang dagta ng Almasiga na tinatawag na Manila Copal. At hanggang ngayon, mahalagang hanap buhay ito para sa mga katutubo. Simulat sa Pultay, ano ang naging hanap buhay ninyo dito? Almasiga talaga. Inabot na ho ng aking tatay kahit mahigit na siyang 80 anyos. Yun ang kanilang hanap buhay. Pero bago pa man gamitin sa hanap buhay, ang dagta ng Almasiga kapaki-pakinabang na para sa mga katutubong dumagat. Sinisindihan ito upang maging ilaw sa kanilang mga tahanan. Ito, pwede magniningas siya ng malaki. Misisindi. Ito yung kukunin ito yung natin bukas. Oh, ito. Oo. Mukha na siyang bato, no? Kailangan sila tsaka matigas. Puting-puti siya pagka yung bagong kuha. Pero pag matagal na gito, umukulay, parang pumupula siya. Sige nga po, itry nga natin. Tapos pag ilaw namin, lalagay namin kahit lagay itong bao na may abo ng kahoy. Mm-mm. Tapos lalagay natin din ito. Kung may ningas na. Direksyon na yan. Bakit po mas okay yan kaysa sa kahoy halimbawa? Eh, mas malingas. Kung kahoy lang ang kukuhain namin, hindi kayo kalingas. Mm. Mahirap sumindi. Pag sinisindihan siya, nagkakaroon siya ng amoy, ano? Parang nagiging, ano, parang insenso. Oo. Bukas po, maaga tayo. Oh, sir. Kung kakayaan natin makuha ba bukas? Okay. Matinding akyatan ba yan ulit? Mas matinding sa ginaan natin. Ah, ganun? Oh, sige. Kailangan magpahinga. Sige po. Para may laban bukas. Okay. Pagputok ng araw kinabukasan, larga na kami kasama ang ilan pang katribo ni Tatay Puling. Malayo-layo pa ang aming pupuntahan. Hindi nagsinungaling si Tatay Puling. Mas mahirap na akyatan nga ang sumalubong sa amin.
Ingat kayo dito, ha. Ang mga puno kasi ng Almasiga, mahilig daw tumubo sa mga masusukal at matatalik na lugar. Ay, hirap. Napakasukal pala dito, tay. Gubat nga si Ray. O nga naman. Wow. Ito na siguro ang isa sa pinakamahirap na inakyat namin. Delikado dito. Wow. Sakto. Hindi naman kita iiwa, tatakbon. Ginagawan ko ng daanan yung ano, ako patuloy nahulog. Meters. Hindi pa yung hingal eh, yung hirap ng daan. Delikado. Talagang ano to, parang halos sa hindi dinadaanan kaya masukal tsaka madulas tsaka ano. Maraming loose na mga bato tsaka mga kahoy dahil pang antik. Ay mga matitinik na mga kahoy. Kaya kailangan mag-ingat kung saan nahawak. Ito, tulad nito, parang indadaanan natin eh dito. Maraming mga bato-bato. Kung nadulas ka dyan, yung napupulutin. Kaya kailangan dahan-dahan lang. Maraming itinatagong yaman ng gubat na ito. Ito yung ano, no? Yung bulaklak na mabantot? Ano, sir? Rafflesia. Rafflesia. Wala, no? Ano, no? Tuyo, no? Tuyo na, oh. Pero nilalapitan ng mga langaw yan, di ba? Pag nabubulok sa ano, mga baho siya. Madalang lang to, no? Madalang po yun. Bulaklak ng lupa, pagkagin namin yun. Pero hindi ito ang hinahanap namin. Wow, this is very loose earth. Shucks, less. Ah. Maya-maya. Ay! Nakikita ko na! Ayun na yung puno. Punta na natin. Konti na lang. Isang matayog na puno ang tumambad sa amin. Tuwid na tuwid ang pagkatubo nito na tila malaking poste ng kuryente. Aabot daw sa 20 to 30 meters ang taas ng puno. Sa paligid ng kanyang katawan, makikita ang nanunuyong dagta. Nasa biglang tingin, parang pinagtirikan ng puting kandila. Ito ang biyayang handog ng puno. So ito na po yung dagtaan niya. Yung ganito po, gaano katagal yan? Na umabot sa ganyan? Ito, wala pa 3 buwan. No, mapupuno niya siya. Pagka yung madikit na ganun, dapat ito hindi pa kinukuha. Pwede ba ito nguyain? Pwede, sir. Ano lasa nito? Subukan niya. Wala natin. Hindi naman kayo malalasan yan.
Sigurado ka, ha? Oo, sigurado, sir. Parang mapait. Medyo mapait. Parang siyang chewing gum na walang lasa. Na may parang slight na ano, parang slight na menthol flavor. Pero very slight lang. Sige, kunin na natin. Gamit ang kanyang itak, dahan-dahang tinitiktik ni Tatay Puling ang natuyong dagta sa puno. Matarik ang dalisdis ng bundok na kinatatayuan ng almasiga. Kaya pahirapan din ang paghanap ng pwesto habang nagtatrabaho. Kinukuha niya pa po ito. Oh, sinisimot siya. Sinisimot ito. Lahat ng kwit kayang simutin. Sayang eh, no? May kilo din yan. Pagkatapos ipunin ang dagta, susugatan naman ni Tatay Puling ang puno. Kaya kong tagayin ito dito. Pero para sigurado, ganito ang ginagawa namin din. Para sakto yung pwesto, no? Yung masyadong malaking sugat. Ito marahil ang pinakamahalagang bahagi ng proseso. Maaari kasing ikamatay ng puno ang mali o labis-labis na pagsugat dito. Gaano kalalim po dapat yung ano? Yun lang, sir. Mumbot lang sa kahoy. Pwede na. Ang tinatanggal lang natin yung balat. Yung balat, yung pinaka-bark. Tapos na yan. May dagta, no? Yan, sir. Ah, ano? Ayun yung dagta. Sa unay, butlig-butlig lamang. Pero maya-maya, dumadaloy na ang dagta ng almasiga na parabang ito'y lumuluha. Mekanismo ito ng puno upang depensahan ang sarili at upang maghilom ang sugat nito. Sa pagdaloy ng dagta, patuloy rin ang pagdaloy ng tradisyong ipinasa pa mula sa mga ninuno. Yung nakuha nyo ngayon, mga... Bago siya. Mga ilang ano po yan? Ilang gramo o... Oh. Wala, baka, pa, wala pa isang kilo yan. Wala pa. Wala, kalahati siguro meron na. Tapos na raw si Tatay Puling sa pwestong ito. Pero kapansin-pansin na marami pang natitirang dagta sa puno. Yung mga iba, hindi nyo nakukunin? Pwede kong hindi nakunin yan. Sa, tatagan lang ulit. Para diretso dumami ang dagta ulit, kumapal. Ang mga katutubo raw kasi, kumukuha lamang ng sapat sa kanilang pangangailangan. Ay, hindi inuubos? Hindi. Para kung dumating yung taghirap, mayroon pa kami babalikan. Ah, edi para siyang bangko. Sir. Yun ang bangko ninyo, no? Doon kayo nag-iimpok ng yaman? Dahil dito, ang puno ng almasiga, tila nagiging impukan ng yaman ng komunidad. Isang reserba sa panahon ng kagipitan. Nasa bundok din ang ipon. At ang pag-withdraw pa konti-konti lamang. Gawa sir sa totoo lang, halimbawa at may doon kaming mga pangailangan katulad ay kasalan o pangpapasko. Pag inubos mo siya, wala kang makukuha kahit umahong ka doon. Kinakailangan mayroon kang pinaglalaanan na sa darating na mga kawalan, mayroon kang makukuha ulit. Hindi man mayaman, nakakaraos daw sila Tatay Puling sa simpleng pamumuhay sa piling ng kalikasan. Pero isang bagay raw ang bumabagabag sa kanila ngayon. Ano ba yung mga panganib? Ano yung mga nagbabadya dito sa inyong kagubatan
na maaaring sumira dito sa ngayon? Yung unang-una namin kinatatakutan dito, tama, pag nagtatanim kami, pinag-iingatan namin ng puno. Malamang yan, sisirain din ang dam. At narito sa baba namin ang pinakapanganib. Yang natawag doon, kaliwadam. Dito ho ang pasok sa Makidata. Lulubog po kayo sa tubig? Lubog ito. Ayon sa pamahalaan, ang kaliwadam ang sagot sa lumalalang problema sa tubig ng Metro Manila, Rizal at Quezon. Desidido silang ituloy ang proyekto sa darating na Hunyo dahil kailangan na raw ito ng lumulobong populasyon. Sa panayam ni Sandra Aguinaldo kay dating MWSS Chairman Reynaldo Velasco noong 2019, nangako silang susuportahan ang mga maapektuhan ng dam. Kinakausap niyo po ng maigi yung mga IP. Ang claim po nila, sir, is parang officially wala pang kumakausap sa kanila mula sa gobyerno. Hindi totoo yun kasi yung mga nagsasabi yan, hindi nga dapat sila kausapin kasi hindi sila involved eh. Ang dami ng nating meeting dyan. Hindi po pwedeng itsepwera mo sila eh. Pero tutol pa rin ang ibang katutubo gaya nila Tatay Puling. Eh, ang kabuhayan niyo po dito sa gubat yun. Hindi yung mga puno ng almasika, madadali rin. Kapag... Dali rin, no? Ang mga bundok at gubat, hayop at halaman, bukal ng di mapapantayang biyaya kung pahahalagahan. Ito ang totoong impukan ng yaman, di lamang ng mga katutubo, kundi nating lahat. Yeah, sabi ko nga ho, doon sa mga kasamahan ko dito, pagka tayo nagkamali, ay wala na, wala tayo pag-asa dito. Kaya tayo may mga tanim, lumog tayo lahat. Ano po yung sabihin na nagkamali? Halimbawa, kami ay sumingayon sa dam. Unang apektado ito. Dapit hapon na nang muli kaming makabalik sa kabihasnan mula sa gubat. Pinakita sa akin ni Tatay Puling ang naipon nilang dagta ng almasiga, produkto ng ilang buwang tiyaga at pagbabanat ng buto. Dami no, ang laki. Yung ganito kalaki na ano, na dagta. Kano katagal to para maipon to ng ganito kalaki? Pag yung lumampas yung 3 buwan, mas makapal pa din. Ibinebenta ng samahan ng mga katutubo ang dagta sa halagang 50 pesos kada kilo. Ang 2 sako, aabot lang daw sa 5,000 piso. Limitado ang pwedeng pagdalhan ni Tatay Puling ng kanilang produkto. Ipinagbabawal ang pagbebenta ng forestry products sa labas ng komunidad nang walang pahintulot. Nag-apply na raw si Tatay Puling ng permit sa DENR pero wala pa itong resulta. Sino po bumibili? Hindi permit ang nagbibenta niyan. Ang bumibili. Basta may dumating. Tapos saan daw nila dinadala yan? Hindi ko sinasabi sa akin. Eh, hindi ko ba sabi ninyo bawal daw ilabas? Bawal. Kung makikita. Hindi naman kayo naglalabas. Hindi pa malinaw kung anong kapalaran na naghihintay kina Tatay Puling, lalo kung matuloy na ang planong dam sa kanilang komunidad. Pero patuloy pa rin silang nagtatanim ng mga halaman, kabilang na ang puno ng almasiga, alang-alang sa susunod na henerasyon. Dami na kami tinanim yan kahit sa bundok. Para dumami, no? Oo. Ito, wala pang 4 na taon. Good luck! Get big, old tree! Magandang gabi. Ako si Ato Maraulio. At ito ang Eyewitness. Thank you.